Ngayong araw ay sasama ulit ako sa team building nila Ira at hindi ako pwedeng mag-back out dahil nasa amin ang mga gamit. Kaya maaga pa lang ay umalis na ako ng bahay at sumakay na nga ako ng tricycle. Pagkababa sa kanto ay sumakay naman ako ng UV. Buti na lang maaga pa talaga kaya wala akong kasakay dito sa likod. Para di ako mahirapan ay pinaabot ko na lang ang bayad ko sa alis sa harapan. Nagulat ako dahil tinanong kung saan ako bababa at kinuha yung bayad ko. Siya pala ang konduktora kaya pala maraming pera sa kamay. Malay ko ba kung trip niya lang magsiksik ng mga pera sa daliri niya. At dito na nga ako nagpababa sa may hypermarket para makasakay na ako papuntang office nila Ira. Dahil marami akong bitbit ay nagtaksi na lang ako para diretso na. At ilang kilometro lang ang nakalipas ay nandito na nga ako sa parking lot sa tapat ng office nila Ira. Andito na rin ang mga katrabaho niya pero siya'y wala pa. Andiyan na pala siya na late lang mag-out. At yan na si Ira habang naglalakad papunta sa parking lot. Nang makumpleto na ang team ay sumakay na kami sa sasakyan at bumiyahe na. At dahil mahaba-haba na ang biyahe ay nag-stopover muna kami dito sa Michelle Boso-Boso. Dito rin kasi namin hihintayin ang manager nila na may-ari ng resort na pupuntahan namin. Nagkakitaan pa nga. Pero joke lang yun dahil baka hindi ako tanggapin kung mag-a-apply ako sa kanila. Namalengke pala muna kami sa Kogyo pero hindi ko na na-video. Ito na lang ang i-video ko ang magandang tanawin sa Shell Boso Boso. Nang dumating na ang manager nila at nakabili na rin kami ng pagkain ay sumakay na ulit kami sa sasakyan para ituloy ang biyahe. Nang makarating na kami sa arko ng Old Boso Boso ay pinasok namin ito. Malayo-layo pa ang naibiyahe namin mula dito pero nang makarating na kami sa resort ay sulit naman. Sa ngayon nga pala ay private property pa lang ito pero sana ay maisipan nilang i-open sa public. Maganda at malaki ang swimming pool dito. Hindi lang muna kami lumangoy dahil mainit pa. Kaya pagkatapos mag-ayos ng mga gamit ay nagmasid muna ako sa paligid. Meron silang dalawang quarters na bibisitahin natin mamaya at ito naman ang dining hall. Ito nga pala ang kwarto na pinili ng mga babae pero hindi natin papasukin yan. Dito na lang tayo pumunta sa kwarto ng mga lalaki at ang pinto nito ay nasa gilid. Pero hindi na rin pala ako pumasok dahil maraming nagbibihis. Basta maraming bunk bed sa bawat kwarto kaya saktong-sakto sa malakihang grupo. Pagkatapos magbihis ay pumunta na kaming lahat sa dining hall para magtanghalian. Maraming salamat sa asawa ni Sheila na si Kevin dahil pinagluto niya kami ng adobo kahit hindi siya kasama. Pagkatapos mananghalian ay nagkwentuhan na kami habang iniinom ang panulak na sponsored ni John Paul. Apat na ganito ang binili niya at ang sabi ng iba ay lasang blade. Sa gitna ng kwentuhan ay naisipan nila mag-picture taking sa hanging bridge. Kaya umakyat naman ako dito sa parang terrace para makuhaan sila ng video. Pagkatapos ng picture taking ay bumalik na kaming lahat sa dining hall para magkwentuhan ulit. Ang panulak naman namin ngayon ay ang sponsored ni Brother Louie na Alfonso. At syempre, hindi kompleto ang banding at kwentuhan kung walang mangga. Tinalupan pa yan ng friend ni Ira na si Sheila para daw may pulutan habang nagkukwentuhan. Habang nagtatalop ng mangga si Sheila ay tuloy naman ang kwentuhan ng iba habang nagbibideo ako si Lester. At hindi naman halatang nag-e-enjoy si Jello at CJ dahil nag-headbang pa sila. Nagsawa na siguro sila sa kwentuhan at video okay, kaya naisipan nilang maglaro ng Pinoy Henyo. May cash prize to na tig 1,000 sa dalawang team na mananalo. Ang sponsor nga pala ng premyo ay si Brother Louie. Single pa siya kaya PM is the key. Para sa first round ay unang naglaro si John Paul at Joanna. Ang sunod naman na team ay si Lester at si CJ. Halatang naging intense na ang laro dahil napatayo na halos lahat. Ang sunod namang team na naglaro ay si Norbs at si Ira. Pagkatapos ng team nila Ira ay sumunod naman ang team ni Donna at Sheila. Pagkatapos manghula ng team ni Donna at Sheila ay sumunod naman ang team ni Jello at ni Glenn. Pagkatapos ni Jello at Glenn ay sumunod naman ang team namin ni Paring Emer. May dala pang mani sa bulsa, kumain yata kanina para pampabilis mag-isip. Pagkatapos na ang first round at mamaya na natin sasabihin ang panalo dahil may second round pa. Sa second round ay pareho lang ang team pero iba naman ang manghuhula. At ang nauna ay ang team ni CJ at Lester. Sunod naman ang team ni Ira at ni Norbs. Naka sunglasses pa yan, nakakatulong yata sa pag-iisip. Ang sunod na team na nanghula ay ang team ni Sheila at ni Donna. Pagkatapos nila ay sumunod naman ang team ni Glenn at ni Jello. Pagkatapos ni Glenn at Jello ay sumunod na ulit ang team namin ni Paring Emer. Pagkatapos na ang laro ay inaward na ni Brother Louie ang cash prize. Para sa unang round ay nanalo ang team ni John Paul at ni Joanna. At sa pangalawang round naman ay nanalo ang team ni Ira at ni Norbs. Pagkatapos ng awarding ceremony ay tuloy na ulit ang kwentuhan. Sumasaya talaga ang kwentuhan kapag merong fresh milk. Habang nagkukwentuhan kami, namalayan na lang namin na wala na pala si John Paul sa lamesa. Andun na pala siya sa hanging bridge na pitin yata sa kwentuhan. Nakulangan yata sa kwento kaya naghanap ng bagong adventure. Pagbalik ni Paul sa table ay saktong dating din ng specialty ni Ira na adobong chicken feet. Masarap talaga tong luto ni Ira. Tingnan nyo naman, enjoy na enjoy kami ni Paring Emer. Patuloy lang kami sa kwentuhan at nang papalubog na ang araw ay naisipan na naming maligo sa pool. Una na ngang lumusong si Brother Louie at meron pa palang nauna si Jello at si CJ. Habang si Paring Emer naman ay naghahanda na.
nakabihis na rin ako pampaligo ay nailagay ko muna ang camera sa isang sulok. Pagkatapos ay pumunta na rin ako sa swimming pool at naupo sa gilid. Pero dahil malamig at nagdalawang isip akong maligo ay umalis muna ako. Pagkaalis ko naman ay siyang dating nila Ira at naupo din sa gilid. Nailipat ko na rin ang camera para ibang angulo naman. At pagkalipas ng ilang minuto ay umalis na rin ang mga babae sa pool para magluto naman ng hapunan. Tumayo na rin ako saglit para makita ng malapitan ang hanging bridge na pinuntahan nila kanina. Medyo nakakatakot nga, buti hindi ako tumawid. Saka bakit naman ako tatawid? Wala naman akong pupuntahan sa kabila. Nang dumilim na ay nabuksan na rin ang ilaw sa dining hall. At pagkatapos naming ligpitan ang lamesa ay nag-video kami muna kami ni Glenn. Hindi ko pala sigurado kung nagligpit kami. Baka palusot ko lang yun para sabihing may ginagawa habang nagluluto ng hapunan ng iba. Pero enjoy naman kami sa video kay at nakijoin pa nga si Brother Louie. Habang kumakanta sila ay bumaba din ako dito sa may lutuan. At dito nga ay nag-iihaw na ng liyempo si Lester at CJ. Sa loob naman ng kusina ay nagluluto ng ulam si Ira at Norbs. Nagluluto sila ng sinigang at ng pritong talong. At sa gilid naman ay nakahanda na ang tilapia na ipiprito din. Habang naghihintay maluto ang pagkain at ang iba naman ay natutulog, umakyat muna ako dito sa taas para panoorin ang bonfire. Sobrang daming kahoy at ang lalaki pa kaya matagal pa yung masusunog at malalaman natin mamaya kung para saan ba talaga yan. Kumuha na rin ako ng litrato kasama ang bilog na buwan pero hindi ko alam kung maganda ba. Nang malapit ng maluto ang ulam ay naghanda na kami ng lamesa at naglagay na kami ng dahon ng saging para sa boodle fight. Pagkalipas ng ilang minuto ay luto na nga ang mga pagkain. Kaya nagsandok at naglatag na ng kanin at nilagyan na ng mga ulam sa ibabaw. Bukod pala sa inihaw na liyempo at pritong tilapia ay meron ding inihaw na hotdog. Syempre naihain na rin ang sinigang na luto ni Norbs. Meron din palang itlog na maalat at kamatis at sa sobrang sarap nga ng kainan ay ito na lang ang natira. Nabusog naman kaming lahat pero hindi pa rin kami magpapaawat sa himagas na mangga. Pagkatapos magligpit ng pinagkainan at magpahinga saglit ay umakyat na kaming lahat sa taas. Naupo kami sa banig sa palibot ng bonfire at nagbukas ng marshmallow at barbecue stick. Nagtusok ako ng dalawang marshmallow sa barbecue stick at lumapit sa apoy para maluto ito. Pero sobrang init ng bonfire kaya ilang beses ko tong ginawa para maluto ng maayos. Nagpicture taking din ng buong team sa may bonfire. Pagkatapos ng picture taking ay naglaro naman kami ng charades. Para malaman kung sinong magkakatim ay nagpartner-partner na lang ng tigda dalawa at nagjack and poy. Magkakatim ang winners at magkakatim ang losers. Pagkatapos ng jack and poy ay nagmeeting na ang bawat team para makaisip na ng words na pahuhulaan. Seryosong seryoso naman ang kabilang team, akala mo mananalo. Mga ilang minuto pa kami naghintay at pagkatapos nilang mag-meeting ay nagsimula na ang laro. Team namin ang unang nanghula at si John Paul ang nag-act. Ready? Ready? 3, 2, 1. One word. Tagalog. Isa ka. One word nga lang eh. Syllable. First syllable? Okay. Ano? Haba. Five words. Five words. First word. Tagalog. Ang. Ang. Saksak. Patayin sa sindak si Barbara. Madali lang nahulaan ang first word at dahil madilim sa taas ay lumipat din kami sa dining hall pagkatapos pa ng ilang rounds. Kabilang team naman ang nanghula at si Lester ang nag-act. Second syllable. So. Shark? Sounds like shark? Social redemption? Nahulaan din nila, baka paring Emer yan. Nag-enjoy na yata kaming masyado kaya hindi ko na nakuna ng video ang ibang mga nag-act pero nakuna naman ng video ang pagbibigay ng words ng bawat team kada round. May nakunan palang video ang isa pang act at ito ang winning moment ni Ira. Walang favoritism to ha, nagkataon lang. Panoorin natin si CJ na mag-act ng word na inassign namin sa kanya. Start. English. Seven words. English. Tagalog.
Bold yan, bastos. Wala. Wala. Hoy, bunganga mo. Wala, wow. Nothing. First word yan? Talo. First word yun. Talo tayo? Wala. Wala ka. Wala. Wala ako. Ikot, ikot. Lawa. Bye. Anong first word? First word. Hi. Hi. First word. Wala. Second word. Ala. Hindi ba ala. Kapayo? Ala. Charot. Ala. Ala, ikon, bisoy, hali, hali. Ah! Ano ba yan? Ano ba yan? Iba talaga pag batang 90s, nang matapos na ang charades ay mahaba pa ang gabi kaya nagkwentuhan ulit kami. Pero hindi ako masyado makarelate sa pinagkwekwentuhan nila dahil work-related na. Lalong-lalo na nung sinabi to ni Jello. Pag hindi ka nagbasa ng ano, nung... Bago pa kung saan mapunta ang usapan ay tinapos na ang kwentuhan at nag-swimming na lang kami. Ang ganda rin ng pool dito, may ilaw kaya makikita natin kung may makakatulog sa ilalim. Pagkatapos mag-swimming ay natulog na rin kami para makapagpahinga. Sulit dito at kung gusto nyong subukan o malaman ng iba pang detalye tungkol sa resort na ito ay mag-comment lang. Pwede rin mag-PM at ipo-forward natin ang inquiry nyo sa kinauukulan. Salamat sa panonood!